23 ng Nobyembre, Sabado, ng 33 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit ang ilang Saduceo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus, "Guro, isinulat ni Moises para sa amin kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng 2 byuda at pagkatapos ay ng 3 naman, pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila at sa bandang huli, namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya." Sinagot sila ni Jesus, "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat dapat sa kabilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay." Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat. Nagsalita ang ilang guro ng batas, "Guro, talagang tama ang iyong sinabi." Mula nooy, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos ibangon. Mali ang katanungan ng mga Saduceo dahil mali ang pag-aakala nila tungkol sa pagkabuhay. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya. Ginagamit nila ang kanilang lohika para isulong ang inaakala nilang tama. Walang muling pagkabuhay na naghihintay sa mga namatay. Iniisip kasi nilang kung meron ngang muling pagkabuhay, pagpapatuloy lang ito ng dating iniwang buhay sa mundo. Itinama ni Jesus ang kanilang pagkakamali. Sa muling pagkabuhay, hindi na mag-aasawa pang muli ang mga tao. Kapantay na sila ng mga anghel. Magiging anak na sila ng Diyos. Naroon na ang kaganapan ng kanilang pag-iral. Buo na ang kanilang pagkatao. Mayayakap na nila ang kakayahang magmahal at tumanggap ng pagmamahal tulad ng Diyos. Buong-buo at walang pagtatangi. Mayahandog na nila ang kanilang sarili sa Diyos at kapwa gaya ng paghahandog ni Jesus sa Ama at sa sangkatauhan. Pagsasagawa, may muling pagkabuhay. Ito ang pinakabuod ng mensahe ni Jesus sa kanyang pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay. Mahalaga ba sa iyo ang mabuting balita ni Kristo? Paano?